Mga taxpayer kong minamahal. Magandang araw mga ka-taxpayers. Welcome back to our BIR phone number 17001Q Part 2 o ang Quarterly Income Tax Return for Individuals, Estates, and Trusts. Ating pumimay-mayin ang form na ito kada kahon upang ma-explain natin at mafilapan ng maayos. On our previous video po about this particular form, napasadaan na po natin ang for the year hanggang sa part 2, background information on spouse. Tayo po ay nasa part 3 na. So, simulan na po natin. Ang part 3 po ay ang total tax payable, kung saan dito po natin i-compute kung magkano babayaran natin. So, we have numbers here. Let us break it down. So, of course, pupindutin natin ang mga itong mga hyperlinks na to para mafilapan natin ang buong part 3, or you can press this next. Makikita po natin na meron schedule 1 for the graduated IT rate and schedule 2 for the 8% IT rate. So depende po kung anong pinili natin. For example po, kung pinili natin is itong 8% IT rate, depende po siya kung ano ang pwede natin ma-edit. So, pinindot ko 8% IT rate. Ito ang pwede natin ma-edit. Nakita po natin, dito po, bawal. So, gagamit po tayo ng dalawa para mapakita po natin kung paano sila both. So, I click this. And then, makita po natin, when it comes to 16A, diba, as per our previous video, meron siyang method of deduction. For what? Makita po kasi natin na pag pinindot ko po ito, kunwari, itemized deduction, when we go to back to the schedule 1, dito, pwede kong ma-edit, pero itong optional standard deduction, bawal. If I click this, however, tsaka ko siya pwedeng malagyan. So, as for now, makita nyo na bawal siyang ma-edit. That is because if I put a number here on number 36, automatic na siya. So, atin po simulan. Ipagkumpara ang schedule 1 at schedule 2. Ang makikita po natin dito is 1,000, di ba? Kunyari 1,000 po. Nilagay natin dito. Ang kukunin lang po niya is yung 8%. That's why nakalagay dito 80. Pero when it comes to the graduated IT rate, depende na lang po sa ginamit ninyo, 39 po, or total allowable itemized deductions, or OSD, is meron po tayo may kitang table dito. We can see naman po na may pagkaibahan, kasi from the first table, it is effective on the January 1, 2018, to December 31, 2022. Kasi naman po table 2, is 2023 onwards, January 1, 2023. And magkaiba po sila ng tax rate kasi. Like for example, 15% of the excess over 25K. Nalagay po yan dito. So para saan po yan? Bali po kasi, eto siya, is item 45 times the applicable tax rate based on tax table below. So, kung less than 250K po siya, right now, makita po natin na zero lang siya. But, if, let's say, umabot tayo ng 250 plus, saka po siya magkakaroon ng number dito. Yun po. So, we go now to Schedule 3. Schedule 3 naman is tax credits or slash, kung may nabayaran na tayo from the previous filing. So, number 55 is prior year's excess credits. Prior year's or last year. Tanda po natin, last year. Number 56 is previous quarters. Previous quarters. Tax payments for the previous quarters. The reason why I am emphasizing this is baka po kasi malito tayo. Same din with 57 and 58. Etong Schedule 3 na to is one of the big reasons kung bakit meron po tayong
nakalagay sa una na number of sheets attached kasi this particular area needs evidence that you actually meron kang binayaran or meron kang credits na pwedeng gamitin para ma-less yung babayaran mo. Schedule 4 is penalties. Penalties occur when we do not file or we do not pass this on time. So may kanya-kanya po siyang date. When it comes to the first quarter, makita naman po natin to sa BIR website. First quarter is on or before May 15 of the current taxable year. Second quarter is on or before August 15 of the current taxable year. And third quarter is on or before November 15 of the current taxable year. Ipapaskill ko po dyan. Nakikita naman po yan sa mismong BIR website. Anyway, if we're done, syempre, we'll go back to the other side. So, ito naman pong part 4. Hindi po talaga natin to pwedeng ma-edit sa mismong application. This is because we do this manually, sulat kamay, or PDF editor. When you look at this naman po, self-explanatory, cash, bank debit memo, check, tax debit. These are the details of the payment kasi. When it comes to the bank agency, kung BPI siya, BDO, Pasar Bank, number, like check number, the date and the amount. And the others would be GCash, Paymaya, mga ganon. Because BAR already accepts that. At dyan po nagtatapos ang ating usaping 1701Q. So, sa susunod po na formula. Paalam.